Soma pampalayan araw po sa ating lahat mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Ano pat medyo nakakabagot na po, pero kaninang umaga, nagtawagan na naman kami nitong po ating colleague o kasamang mamamahayag na taga Indonesia. Ngunit ngayon, nandyan po siya sa Rojas Boulevard. Ganun pa rin po ang kanyang katanungan at ako po ay medyo na-o-offend o para pong nasasaktan sapagkat siya pa rin ang kanyang katanungan. Ang katanungan niya, bakit walang reaksyon ang Philippine media sa mga patayang nangyayari na isinusulong ng gobyerno o ng state? Bakit walang reaksyon o opinion masyado ang Philippine media tungkol sa Chinese invasion? Ang pinakamabigat ang sabi, bakit napakalaking issue yung ICC na no less than the President of the Republic of the Philippines is being accused of crimes against humanity and yet the Philippine media is silent about it? Alam po ninyo, tulad po ng aking sinabi last week, ako po ay hindi makahagilap ng kasagutan. Ngunit, naniniwala naman po tayo, naniniwala po ko na meron akong sapat na batayan na aminin ko na ang kinin ko ang konting kaalaman. Una, tayo po ay nagtapos ng ating pong pag-aaral. Pangalawa, tayo po ay naging dekano, naging dean o principal ng college dyan po sa General Santos City noon po sa aking kabataan. At itong panghuling taon, ako po ay naging profesor ng College of Communications sa Polytechnic University of the Philippines. Ako po ay nagpaalam muna ng magbabakasyon sapagkat talo po ako dyan sa traffic dyan. Talo yung aking sweldo, hindi naman po natin ina-atake yung school dahil po sa sweldo. Pero mas malaki ang aking pong abala sa traffic, mas malaki ang gastos, mas malaki ang emotional devastation sa traffic kaysa sa pagtuturo o anumang benepisyo nito. So ano po ang aking pinupuntos? Meron po tayong sapat na edukasyon. Tayo po ay author ng libro, A Country Run Like Hell. Ito po ay inilunsad namin sa UP noong November 22, 2018. At ubos na po ang kopya nito at kasalukuyan nagpapa-imprenta po tayo. Ako rin po ang author ng A Point of Departure ng mga tula na sinulat ko habang ako po ay scholar o grantee, study grantee ng Fulbright Scholarship doon po sa Amerika 1974. Bakit po natin binabanggit ito? Sapagkat nais ko pong bigyan kayo ng konting basihan na medyo edukado po tayo ng konti. Ngunit sa katanungan na ito, hindi ko po alam ang kasagutan. Hindi ko po ma-research sa Google, hindi ko ma-research sa encyclopedia, hindi ko po mapagtanto ang kasagutan sa aking po mga kasamahan sapagkat ang katanungan nila, bakit walang reaksyon ang Philippine media sa patayang nangyayari sa kasalukuyan sa Pilipinas? Bakit walang reaksyon ang Philippine media sa tuloy-tuloy na pananakop ng Communist China sa Pilipinas? At ang huli, bakit walang reaksyon o opinyon ng paninindigan ang Philippine media tungkol sa napakalaking issue ngayon na napapakalat sa buong mundo na ang presidente ng Republika ng Pilipinas ay nahaharap sa demanda ng crimes against humanity? Yan pong malawakan na ginawa nilang pagpapatay ng PNP at ni General Bato de la Rosa at yung mga kasalukuyan pang mga general ng PNP, Philippine National Police, mga kaibigan, sa tuloy-tuloy na pagkitil ng buhay ng mga Pilipino sa ngalan ng gyera laban sa droga. Yan pong tanong sa akin, may ICC investigation ngayon nangyayari tungkol sa mga krimen na yan? Bakit wala kami sa Indonesia na babasa? At ang aking, sabi niya, ang aking network sa buong mundo, pareho ang aming pananaw na bakit
walang reaksyon, walang magandang report, walang masigasig na aktibidad ng media dyan sa Republika ng Pilipinas. Lahat ba ng mga media personality dyan ay natakot na o tumiklop? Lahat ba dyan ay pag-aari o taga-sunod ni Ginoong Duterte, ni Mr. Duterte? Bagamat kanina, mga 10 minutes ago, sinabi ko po ang aking credential, bakit ako po ay tinuturing ko ang sarili ko na isa po kong edukadong tao, being trusted by multinational corporations to be their consultant, hindi ko po masagot. Nawawalan po ako ng kasagutan, nawawalan ako ng talino nung kanyang tanungin, bakit walang reaksyon ng media, hindi ko po kayang sagutin yan. Hindi ko po kayang sagutin sapagkat para bang ang aking kasagutan para sa aking sarili ay para sa aking sarili lamang, pareho rin ang kasagutan ni kasamang Percy Lapid na alam niya ang kasagutan ay yung kaya niya lamang panindigan at yun ang kanyang sariling paniniwala, sarili niyang paninindigan bilang isang Pilipino media practitioner. Ngayon, ang nangyayari po ngayon ay tahasan kong sasabihin, malaki ang kakulangan ng ating bansa sa media. Sabi nga ni Attorney Crispin Reyes, nung siya ay buhay pa, so kabilang buhay na po siya, medyo 100 years old na po siya. He used to be the oldest legal practitioner in the world. Sa buong mundo, siya pong pinakamatanda 6 years ago na patuloy na nagsisilbi bilang abogado sa mga korte sa buong mundo. Ang sabi niya, Kawaldi, Waldi, the only thing needed for evil to triumph in the Philippines is for the Filipino journalist to fail its calling. Sa Tagalog, sa mga Pilipino, sa ating mga kababayan, taxi driver, mga nasa bukid na nakatune in sa ating ngayon sa DWBL radio, ito po ang ibig sabihin niyan. Ang kinakailangan lamang ng kasamaan para mamayagpag sa Pilipinas ay kung ang mamamahayag ng Pilipino ay hindi gagampan o hindi niya tatayuan ang kanyang tungkulin bilang isang mamamahayag. Yung po ang ibig sabihin niyan. Ngayon, tinatanong ako ng Indonesian media in the person of Sharif Manacosta. Ang sabi niya, why isn't there any reaction? Why isn't there any input from the Philippine media regarding these issues of horrendous killings obtaining in the Philippines? Why there is no media reaction against the continuous aggressive invasion of communist China against the Philippines? Why is there no Philippine stand through media on the issue of the International Criminal Court when no less than the President of the Republic of the Philippines is being tried or is being investigated for crimes against humanity? Sa kauna-unahang pagkakataon, mga kaibigan, hindi po ako makasagot. Wala po akong talino na isagot dyan sapagkat ang katanungan ay hindi ko saklaw. Ang sabi niya, bakit walang naninindigan na mga Filipino journalist, ang ibig sabihin journalist, ikaw ay manunulat, ikaw ay reporter, ikaw ay editor, ikaw ay radio commentator, ikaw ay radio journalist. Bakit daw wala? Hindi ko kayang sagutin yan sapagkat ang kaya ko lamang sagutin ay aking sarili paninindigan. Ang kayang sagutin lamang ni kasamang Percy Lapid ay yung kanyang sarili paninindigan at mangilang-ilang pa. Pareho nila Ben Paipon, Tony Salau at ilang pang mga kaibigan sa media na panakanaka ay meron pong opinyon laban po sa kabuktutan, laban po sa pananako at laban po dyan sa mga iba pang korupsyon, na napakaraming issue ng korupsyon sa ating bansa. Ngayon, ano po yung ating kinakailangan? Kinakailangan po natin ngayon, pasiglahin po natin ang media. Paano po yan? Una, siguro, magkaisa tayo sa ating mga sariling pamamaraan na itulak natin sa Kongreso, hilingin natin sa gobyerno na ibalik ang prangkisa
ng ABS-CBN sapagkat ang ABS-CBN nagpatunay na kaya nilang punuan ang pangangailangan ng ating bansa hinggil po sa aspeto ng media service. At yan po ay ating sinususugan ng Kawal ng Demokrasya ay akin po sumusuporta dyan. Ibalik po natin ang prangkisa ng ABS-CBN. At sa amin naman kaibigan Percy Lapid, amin pong pipilitin na pag-ibayuhin pa, pakalatin pa itong ating pong programa. Kaya po, kailangan po namin kayo, at lalo ikaw na nasa kaliwa dyan. Kailangan namin kayo na pakalatin po natin ang ating pong programa ito sapagkat ang ating pong registration ay maliit lamang po ito, DWBL. Hindi po ito yung mga radyo na TV pa, wala namang binatbat. Hindi naman po ito yung mga 8-8-2 na abot kaya sa na sa mandugdog ng ating bansa. Ito po ay palatuntunan ng bansang Pilipino. Tungkulin na lamang po natin kung gusto po ninyong makiisa sa ating pong pinakikipaglaban. Ano pong pinakikipaglaban natin? Unang-una, nakikipaglaban po tayo para manatili po tayong soberenya, manatili po tayong malaya, manatili tayong maging bansang Pilipinas at hindi probinsya ng China. Kahit na ang nagtataguyod at nagtatanggol sa bansang China upang masakop ang Pilipinas ay walang iba kundi ang Pangulo nito na si Mayor Rodrigo Roa Inutil Duterte. Kahit na yan po ang tagapagtanggol nila, lalabanan po natin itong China, ating pong pipilitin dugo sa dugo, ipin sa ipin. Ito pong pakilaban natin, laban po sa invasion ng Communist China. Ngayon, pakalatin po natin ito, mag-subscribe kayo, at ninyo sekreto lamang. Habang kayo po nagsusubscribe, dumadami po ang advertiser ng aking YouTube. At habang dumadami po yung advertiser ng YouTube natin, abay, nagkakaroon po tayo ng monetary return dyan. Hindi ko pa nga lang natatanggap, pero ang sabi nila dyan sa YouTube, meron na raw po nakatabi sa akin dyan na aking parte dahil po sa inyong pag-subscribe, dahil po sa inyong listenership, viewership. Abay, nagkakaroon po ng marami advertiser at ultimong mga advertiser na yan ay naninindigan na rin na susugan ang kalayaan sa pamamahayag sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang paglalagay ng advertisement. Pero hindi po yan ang patayan nila. Ang patayan nila, kaya sila naglalagay ng advertisement, hindi dahil sa makabayan sila, kundi dahil sa maraming viewership, marami ang nagsusubscribe, marami ang nanonood, at hindi ni-skip yung ads. Yan po yung ating pong, yan ang magiging kontribusyon po ninyo dito po sa pagpapalaganap at pagpapalusog muli ng media practice in the Philippines. Bukod sa ating pong sinususugan o sinusuportahan, yung muling pagbubukas ng ABS-CBN, yung Kapamilyang Media Network, tayo po ay nagpapalaganap pa. Nagplaplano pa po tayong bumili ng ibang oras sa Visayas, sa Mindanao, upang sa ganoon lalong lumaganap po ang ating programa. At ito pong pagkatapos ng Pasko, sa December 26, maglalabas po ang Kawal ng Demokrasya ng isang maliit na pahayagang Pilipino upang tumulong pa dyan po sa kakulangan ng media sa aking pong abot na makakaya. Magkakaroon po tayo ng maliit na periodikong parang malaki lamang sa comics, pero mga 16 pages po ito. At yan po yung naglalaman ng mga paninindigan, mga outstanding Filipino leaders po natin ngayon. At ang opinion ni kasamang Percy Lapid, at lalo tigit ang opinion ng Kawal ng Demokrasya. Abangan po natin yan. But in the meantime, panaganapin po natin to ang panawagan, sapagkat sa February 24, meron po tayong Valentine Project. Sa February 14, meron po tayong Valentine Project na mananawagan na po tayong magkakaisa tayo, pipirma tayo ng petisyon na putulin na ang ugnayan natin sa China sapagkat hindi na po natin matiis
ang kanilang pananakop. Hindi na natin matiis ang kanilang panluloko sa atin dyan sa Sinovaccine, dyan sa Wuhan virus. Eh, bakit pa po tayo nakikipagkaibigan yan? Tuloy-tuloy ang operasyon illegal dito po sa ating bansa ng Kogo. Hindi po Pogo yan, Kogo. Chinese Offshore Gambling Operations. Sa Pilipinas po ginagawa. Huwag po natin papayagan na gamitin Philippine Online Gaming Corporation or Operation. Yan po ay panlilibak ng ating sariling bansa, ng ating sariling gobyerno na tayo po ay ginagamit sa illegal na personalidad o proyekto ng China. Atin po ngayon ito isusulong sapagkat ang ating pong unang hakbangin para mabawi natin ang mga teritoryo nating inagaw ng China ay palayasin muna natin dito yung mga Pogo na yan. Yung mga nagpapanggap na Pogo, ngunit sila po yung mga military officers ng Communist People's Liberation Army. Maliwanag po yan. At hindi lamang po ito pinapabayaan ni Esperon, Secretary ng National Security Agency. Si ang pangalan po, tandaan ninyo para sa kasaysayan, General Hermogenes Esperon Jr. E. Traidor ng bayan. Akalaan po ninyo, hindi siya nagre-report na pinasok ng mga Chinese ang ating mga kampo ng militar at doon nagtatayo ng mga listening post, tori ng communication inside our military installations. Ano pong kababalaghan yan? Anong katarantaduhan yan? At bakit hindi natin pinoprotestahan? Bueno, ang kawal ng demokrasya na proprotesta, ang kawal ng demokrasya lalaban, ang kawal ng demokrasya ay magpapakalat pa ng maraming puwersa upang ito ibunyag at kung nararapat lamang makipag-ugnayan tayo sa mga nice people around, ibagsak natin, sunugin natin yung mga tawa na yan ng China na nagsisilbi para sa kanilang pananakop ng Pilipinas, ngunit sinususugan pa, sinusuportahan pa ng Department of National Defense ng Pilipinas at ng Secretary of National Security Agency ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Mayor Rodrigo Inutil Traidor Duwag 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 Duterte. Yan po ang ating pong paninindigan, yan po ang ating panawagan, ating pong bawiin ang ating pong mga teritoryo na inagaw ng China, atin ang hintuin ang pagpasok ng Communist China sa ating bansa, atin na pong pagtulong-tulungan ito at pag nagkukulang po ang media, tayo-tayo na po ang magsilbing media sapagkat alam po ninyo, ang kalayaan ay hindi po ibinibigay, hindi inililimos. Ang kalayaan ay ipinakikipaglaban. It is never given. It is grabbed, it is granted, it is conquered, it is used. Gagamitin natin ang kalayaan na yan kung gusto po natin maging malaya. Hindi po tayo magiging malaya kung ang kalayaan ay pinapabayaan po nating idol o hindi natin ginagamit o sinusuko natin sa pananakot ng reign of terror ni Mayor Rodrigo Inutil Traidor Duwag 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 Duterte. Huwag po natin isusuko yan. Kaya ulitin po natin, samahan po ninyo ko, mag-text po kayo sa akin kung ano po ang kasagutan. Bakit? Ang katanungan na hindi ko po masagot, bakit walang paninindigan ang Philippine media hinggil sa issue ng malawak ang patayan nangyayari ngayon, December 2020? Bakit walang paninindigan ang Philippine media sa tuloy-tuloy at lumalaganap at mapusok na pananakop ng China sa ating bansa? At panghuli, bakit walang paninindigan ang Philippine media tungkol sa International Criminal Court investigation when no less than the President of the Republic of the Philippines is being investigated for crimes against the Filipino people and crimes against the humanity? Tulungan po ninyo akong masagot yan. Hindi ko po kayang sagutin mag-isa yan. Bagamat tayo po ay may sapat na kaalaman,
malawak ang naging karanasan, hindi ko po makuha anong kasagutan. Bakit daw tamimi ang media hinggil sa mga isyu na yan, patayan, pananakop at ICC? Tulungan po ninyo ako. Ito po ang aking telephone number. Pwede po kayo mag-text. 0927-738-6913. I-text nyo po ako. Tulungan ninyo ako. Hindi ko po kayang sagutin yan kung bakit tamimi ang Philippine media. Hindi ko po kayang sagutin yan, kaya ako po ay humihiling ng kasagutan sa inyo at sa aking banda, sa aking pong paninindigan, lalo kong papaitingin, lalo kong i-enhance, lalo kong palalawakin ang ating pong trabaho bilang media practitioner. At tulad po ng aking sinabi kanina, uulitin ko, maglalabas na rin po ako ng maliit na periodikong Pilipino upang sa ganun mapamahagi po natin sa mga palengke, sa mga terminal ng mga jeepney, sa mga tricycle driver tungkol po sa dapat paninindigan ng media na ating pong pupunuan. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing mabuhay ang Pilipinas, iniibig kita, Pilipinas.